Ito pong reklamo ng isang OFW sa kanyang ex na lesbian na inangkin ang ipinunda niyang bahay at negosyo. Ibinahay pa doon ng lesbian ang bago niyang wow, ha? Direk, wow, ha? Wow, ha? Oo. Ngayon, yung kanyang bagong girlfriend ang nakatira doon sa bahay na ipinundar ni OFW. Kausapin natin si Ma'am Virgie Pineda all the way from Macau. Ma'am Virgie, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Rafi. Naiyak na si Ma'am. Hindi kita masisisi. Masakit nga naman yung ginawa po sa inyo. Okay. Sobrang po. Pwede yung matanong, Ma'am Virgie, kung okay lang. Anong nangyari sa inyong dalawa nitong dating girlfriend mo? Ba't kayo nagkahiwalay? Dati pa po kasi nasa Hong Kong pa po ako, Sir Rafi. Dati na po kami nag-aaway. Kasi nga po, binlock niya yung pamilya ko po, binlock niya. Pag nagsusuporta po ako sa pamilya ko, Sir Rafi, nagagalit po siya. Eh, karapatan naman po yun ang pamilya ko, pero ako din yun. Ako naghirap sa ibang bansa. Pinipigil niya po, binlock niya lahat ng pamilya ko. Ayaw niya na mag-suporta ako sa pamilya ko. Gusto niya, siya lang makinabang ng pera ko. Gusto niya, siya at kasi pamilya niya po ang makinabang ng pera ko, Sir Rafi. Okay. Paano niyo po nakilala ito, Ma'am? Itong si Annalisa, ito yung dating girlfriend niyo? Opo. Anong trabaho niya po noon? At paano siya nakilala? Dati po siyang security guard po siya sa ano po, sa Musuan, Maramag po siya. Security guard po siya sa isang university na school po. Dito sa Pilipinas? Opo. Nakita, ay, nag-meet lang po kami sa Facebook lang po kami nag-meet niyan. Yan na naman. Sir, palaging opo. Sala rin. Hindi naman lahat. Kadalasan is Facebook. Anyway, so, nag-meet kayo and then hanggang sa naging kayo. Sa umpisa pa lang, hindi niyo po nahalata na siya ho pala'y humuho kayo ng ginto. Hindi naman po, Sir Rafi, kasi ano, mabait naman po siya, mabait naman po yung pamilya niya. Aha. Doon lang po nag-umpisa, Sir Rafi, nung may business na po kami na bigasan, doon po, na nahalata ko na po kasi, Sir Rafi, na hindi niya na po sinasabi sa akin kung magkano kinikita niya, magkano kuha niya ng bigas, ganun po, Sir Rafi. Tapos, ibig sabihin, kinukupitan kayo. Hindi ko po sigurado, Sir Rafi, kasi hindi ko po, lahat na sahod ko binibigay ko po sa kanya eh. Okay. Tapos ngayon, wala pong naibabalik sa akin kahit ni piso. So okay lang sa akin kasi ando naman anak ko sa kanya, siya nag-aalaga, siya nag-handle lahat ng mga allowance ng mga bata. So okay lang sa akin kahit yung tubo ng bigas okay. Sa kanya, okay lang po sa okay, akin, sige po. Sir Rafi. Okay, hanggang sa nagkahiwalay kayo, hindi na pwedeng tumagapang inyong relationship. Opo, opo. Humantong sa breakup. Opo, Sir Rafi. Now, ano pong gusto niyo mangyari ngayon, ma'am? Sir Rafi, gusto ko po mabawi yung bahay tsaka lupa. Bahay at lupa? Opo, tsaka yung mga gamit ko sa bahay, Sir Rafi. Kasi ako nagpundan mo 5 taon pagpundan mo sa Hong Kong. Okay, ma'am, kanino po nakapangalan yung titulo ngayon? Wala po siyang titulo, Sir Rafi. Hibali ano lang po, kasunduan ng may-ari ng lupa. Kibali, ganito po kasi nangyari, Sir Rafi. Ano po to, rights? Rights? Opo, ganun lang po, opo. Ganun po, Sir so, Rafi. Kanino po nakapangalan yung rights? Siya po ang nagpirma, siya po. Sa kanya po. Siya ang pumirma doon sa rights? Opo, opo. Kasi nasa abroad nga po ako, hindi okay. Ko po alam. Yung constructions po, construction ng bahay, kayo pong gumastos? Opo, ako po lahat, Sir Rafi. Okay. At that time, nung kayo na po, ma'am, dalawa, wala po siyang means of income. Wala po, Sir Rafi. Very good. Very good. Kaya ako tinanong yan, para kung nagkortehan po, then talagang magpapatunay na galing sa iyon dahil kayo po may trabaho samantalang siya ay wala. Okay. Yes, po. Sige po. So bahay, lupa, tapos ano pa po? Furniture, alahas? Mga gamit, opo, wala pong alahas. Ibali mga furniture po, yun po. Tsaka yung mga door-to-door po. Okay. Mga door-to-door galing sa okay. Tapos ngayon, yung nakatira sa bahay niyong yun o bahay na pinundar mong yun ay yung kanyang bagong girlfriend. Yes po, Sir Rafi. Pati yung anak niya doon. Anak nung bago niyang girlfriend ngayon? Babae po, opo. Okay. Sige, kausapin po natin si Ma'am Annalisa Busio. Ma'am Annalisa, magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po, Sir Rafi. Sa kabilang linya po, si Ma'am Virgie, kilala niyo po siya? Yes, sir. Gusto niyo po mag-usap muna ng dalawa. Ma'am Virgie, kausapin niyo po muna si Ma'am Annalisa. Opo, Sir Rafi.
Sige, pag-usap Annalisa, kayo. di ba? Annalisa, di ba? Alam mo sa akin yung bahay na yan, lupa, at saka lahat na napundar ko na yan, akin yan, di ba? Alam mo sa sarili mo. Lahat na yan, pinundar ko, 5 taon sa Hong Kong. Sabi mo, hindi mo aangkinin yan. Pag uwi ko, nausap tayo, di ba? Sabi ko, papatituluhan ko yan. Sabi mo, oo. Ibibigay mo, hindi mo aangkinin yan. Kasi may bahay ka naman uuwian. Yan ang sinasabi mo sa akin. Tapos ngayon, bakit inaangkin mo? Inaangkin mo lahat. Ako magpundar niyan. Okay, ma'am, stop. Ma'am Reggie, sorry, stop. Okay, sige. Ma'am Annalisa. Hello, Sir Rafi. Okay, gusto niya pong bawiin yung pong bahay at lupa at iba pang mga gamit na naibigay niya po sa inyo. Hello, Sir. Ma'am. Yung lupa, Sir, akin yan, Sir. Si Virgil, medyo ay masyadong paawa lang yan, Sir. Payak-iyak pa yan, Sir. Pero yung nag-usap kami, Sir, sobrang maldita yan, Sir. Mura ang... Grabe mang mura, Sir. Ma'am, sandali, ma'am. Mamaya na yung mura, ano, madam. Okay, umpisan po natin dun, sabi mo sa iyo yung lupa. Paano, yes, paano ka makabili ng lupa na yon samantalang wala ka naman means of income? Sabi may po ni... May motor ako noon, Sir. May motor ako noon, Sir. Sinalang mo yung motor para mabili yun? Yes, Sir. Bininta ko yon sa kapatid ko, Sir. Tapos 20,000 lang yung lupa, Sir. Okay. So, meron ka bang dokumento na magpapakita na totoong nagbenta ka ng motor at and then yung kita doon sa motor, ibinili mo nung lupa. May resibo ka. Sir, yung motor ko, Sir, kapatid ko lang ang bumili yun, Sir. Wala, siyempre. Eh, kapatid, pwede magkampihan. Meron naman akong, ano, Sir, meron naman akong paper sa motor, Sir. Ma'am. Meron ako talagang motor. Ma'am, of course, hindi ko naman sinasabi wala kang motor. Ang sinasabi ko, papatunayan sa korte kapag nagdemandahan na ibinenta mo yung motor para may pambayad ka doon sa lupa. Diba? Ang sabi mo, testigo mo yung kapatid. Self-serving po yun. Kasi nga po, siyempre, kapatid mo, kadugo mo, kakampihan ka. Maliban na lang kung sabihin mo, halimbawa, ang nakabili ng motor ko ay si barangay chairman. Pwede yun, na hindi mo kano-ano. Tapos si chairman magpapatunay na yung perang ibinayad niya sa iyo, ibinili mo naman ng lupa. Pwede yon. Wala, Sir. Hindi po ako nakapagpagawa, Sir. Then, malaking chance ha, na kapag nagkadimandahan, mananalo itong si Virgie. Now, yung sa struktura naman, yung sa bahay na ipinundar, pera naman daw ni Virgie yun. Ang kanyang kinagagalit ngayon, Ma'am Annalisa, ay sapagkat dinala mo yung bagong girlfriend sa bahay na yan? Yes, Sir. Oh, yun yung kinagalit ni Virgie. Baka pwedeng, sorry Ma'am Virgie at saka Ma'am Annalisa. Ma'am Annalisa, baka pwedeng i-break mo na lang yung kinakasama mo ngayon at balikan na lang kayo ni Ma'am Virgie para tapos na problema. Ma'am, sir, ano, sir? Na po. Ayoko na po. Ayoko po, sir. Ayaw mo na. Sir, ayoko po, sir. Sir, siya ang mas una, sir. Ah, so may pag-asa pa? Hindi, sir. Ayoko na po, sir. Si Virgie ang may iba na doon sa Macau, sir, siya ang mas una naghanap. Ah, meron siyang bago. Oh. Sila, sir, 2013 pa po sila ng Jawayan, sir. Teka muna. Sino bang nauna sa inyo naging salawahan? Kayo po, Ma'am Annalisa? Siya po, sir, siya po ang una. Binahay niya, February, binahay niya yung babae na yan. Kayo naman po, Ma'am Virgie, kailan niyo po binahay yung iyong girlfriend dyan? Wala, ano pa po yun? Naging kami February 14 po. February 14? Kasi sila po is, opo, February 14 na yun lang pong taon na to, 2020. Sila ng jawa niya po, Sir Rafi. Oh. 2013. 2013 po sila ng jawa niya. Yan ang pinagmamayabang ng babae sa akin. Ah. Yan ang pinagmamayabang ng babae sa akin, Sir Rafi. 2013 pa sila. Okay. Nasa profile picture pa po. Kaya Virgie, kailan po, kailan lang kayo? February 14, anong year? 2020 versus opo. 2013. Eh, nauna nga naging salawahan itong si Annalisa. Annalisa, mag-usap na lang kayong dalawa ni Virgie. Baka pwedeng madanto sa maayos na usapan. Hello, at hindi na kailang magkorte. Hello, sir. Hindi totoo yun, sir. Yung sinabi niya, 2013 pa ako naglukot sa kanya, sir. Sige po. Kailan po? Hindi totoo, sir.
siya ang mas may una doon, sir. Siya, siya ang nagpaghiwalay sa akin. Nakipaghiwalay ako sa iyo, September. Ako nakipaghiwalay sa iyo, di ba? September ako nakipaghiwalay sa iyo. Nakipaghiwalay siya sa akin, January, sir. Tapos nagladlad siya, sir, February na. Yung nalaman niya na may bago na ako, nagladlad na po doon siya, sir. Okay. Kasi February po kami February po ako nagka-jowa ko dito, sir. Virgie, alam mo naman, Virgie ba? Nagnegosyo ako ilang taon. Alam mo, tapos doon ako kukuha pagtapal ko sa kapatid ko, allowance yung mga bata. Yung pera na inutang mo sa Hong Kong na nilayasan mo, hindi mo binabayan hanggang ngayon, dalawang bangko yun. Sa akin, tumawag nung last year, hindi mo binayaran yung utang na binigay mo sa akin na sabi mo, pundo, allowance sa mga bata. Nako po. Magkano po yun? Mama Nalisa, magkano? Malaking halaga, sir. 100 kapil. 100, ano po? 100,000? 110,000, sir. Ano? 110,000? Oo. Ah, 110. Hindi ko binabayaran. Okay. Hindi mo binabayaran. Hindi ko yun, sir Rafi, na hindi ko binabayaran. So, sandali lang po. Annalisa, yung 110,000 na iniwan na utang ni Virgie, ikaw nagbabayad ngayon? Hindi, sir. Hindi po siya nagbayad. Tinawagan ako last month, sir. Tinawagan ako. Okay. Sinisingit ka. Edi, sandali lang. Annalisa, huwag mong bayaran. Hindi mo utang yun. Yes, sir. Hindi naman sa akin nakapangalan. So, number ko ang binibigay niya. Ma'am, doesn't matter. Excuse me, Ma'am Virgie. Hindi mo na dapat, Annalisa, problemahin yung kahit na anong klaseng paniningil ang gagawin itong creditor ni Virgie. Wala kang pake. Maliban na lang kung ikaw ay pumirma doon bilang co-signer. Kung yes, hindi ka pumirma, then don't worry about it. Okay? Yun po yung concern ko lang po sa bahay. Napapalayo tayo. Yung bahay at lupa, gusto niyang bawiin. Paano to? Sir Rafi, gustong-gusto ko talaga bawiin. Ayaw po hindi sa kanya, ako, sir. Nakapangalan po. Ako ang nagpatayong ito, sir. Tawag mo sa attorney Garrett. Dugo at pawis po, sir. Inilaan ko nun. Dugo at pawis ang inilan mo. Yung patay, sir, walang limo. Ako lang ang nagbibo, sir. Ako lang ang nagbasa ng simito. Okay. Patunayan mo. Alam mo, sandali po, Ma'am Virgie. Annalisa, ito na si Attorney Garrett. Makinig kayong dalawa, no? Kasi ito, batas na ang papasok sa eksena. Attorney Garrett Tungol, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga, Sir Rafi. Itong complainant ngayon ay si Ma'am Virgie Pineda at ang kanyang reklamo, yung kanyang ex na si Annalisa Busio. Okay. Now, nung sila'y magkarelasyon, walang means of income itong si Annalisa. Wala. Ma'am, huwag mo ako interrupin, ma'am. Ma'am Annalisa. Kasi inamin mo na kanina. Samantalang ito si Virgie, isang OFW. So, siya ang nagpapadala ng pera dito kay Annalisa hanggang sa makapundar silang dalawa at that time ng bahay at lupa. Pero sandali lang, ma'am. Kanina sinabi mo na hindi. Mamaya na. And then, etong si Virgie, yung complainant, gusto niyang bawiin na dahil break na sila at naglulokohan na lang. Yes, sir. Samantalang sabi naman ni Annalisa, hindi pwede dahil dugo at pawis ko naman ang pinundar ko dyan. Mm-hmm. Pagdating sa korte, ano mangyari? Sir, pagdating po natin sa korte dito, ang may better right is si Ma'am Virgie. Dahil siya po ang may proof na pinaggastosan niya, kaya nila natayo yung bahay. Okay. Tandaan po natin, sir, na ang pagsistay dito ng nakatira dyan ngayon is by mere tolerance na lang. Tandaan po natin na wala silang pinasok na lease contract or kahit anong kausapan kung bakit siya nakatira dyan. Okay. Now, so, para maging... Pabawi ni Ma'am Virgie, sir. Alright. Para maging fair naman, sinabi naman din ni Annalisa na... Yes.
ibinenta raw niya yung kanyang motor sa kanyang kapatid at yung pera na pagbenta na 20,000, yun daw ang pinainvest niya sa lupa. Pero tinanong ko sa kanya kung meron bang resibo at meron bang magpapatunay. Mm-hmm. Sabi niya, well, yung kapatid lang daw yung magpapatunay. Sabi ko, resibo, wala daw. So, would it hold water in court? Sir, walang factor yun sa court, no, kapag dinala natin. Kasi first of all, separate naman po ang usapan ng bahay sa lupa. Sabihin po natin, separate ang owners ng structure ang naandun dun sa lupa kung saan siya nakatayo. Ang masisingil lang po ng may-ari ng lupa is renta. Dahil technically, sir, pinayagan niya nga eh. And in fact, by her own statement, siya nga yung nagtayo ng structure na yan sa sarili niyang lupa. Ah, so renta na lang itong masisingil ni Virgie ngayon? Yes, sir. Ganun nga po, exactly. Ah. It's either magbayad po ng rent, yung nakatira dyan ngayon, or may right po siyang ibig. Ibig. Okay. Yes, sir. Annalisa! Yes, sir. Magbabayad ka ng rent o ikaw ay patatalsikin dyan? Alin sa dalawa? Sir, bakit naman ako patalsikin, sir? Bahay naman po to, sir. Ma'am. Lupa po, sir. Tako, sir. May negosyo ako, sir. Bigasan. Malaking halaga ang yung pira kong na... Saan ka kumuha po ng puhunan para sa bigasan ng negosyo? Sir, sa kapatid po, sir. Malaking negosyo yung sa kapatid ko, okay. Sir. Virgie, sir, Virgie, yes, mayaman daw yung kanyang kapatid. Sir, Afi, kung mayaman yung kapatid niya, bakit nangyayang sila ng pera sa akin? Ano? Sir, Afi, sandala, Virgie, Annalisa, sandala, Annalisa. Ano po, sinabi niya, Ma'am Virgie? Sir, Afi, kung mayaman yung kapatid niya, bakit nanghihiram sila ng pera sa akin nung kulang ang puhunan nila ng bigasan? Okay. Tapos, Sir Afi, nasa conversation namin mismo, yung pinadala ko sa kanya na 120,000, 50 sacks lagi ang dinideliver sa bahay. So ibig sabihin sa 120 na yun, kung 2,000 pesos po ang isang sako, kasha yung 120, sobra pa po yun, Sir Rafi. Tapos may negosyo pa akong babuyan, Sir Rafi, nagpapadala ko ng pera, kitang-kita dyan sa resibo ko lahat, nasa resibo ko po, Sir Rafi. Andyan lahat na resibo ko. Okay, sandal pa, Ma'am Annalisa, go ahead po. Sorry, ma'am, sorry. Ma'am Annalisa? Yes, sir. Okay. Ganito na lang po, ma'am, para medyo mapashortcut tayo ng konti. Doon po sa barangay, kasi ngayon, we're out of time, maglabasan kayo ng mga dokumento. Kayo naman po, Ma'am Virgie, alam ko hindi ka makapunta rito ngayon. Pumunta ka sa pinakamalapit na embahada at doon po mag-execute kayo ng special power of attorney. I-assign niyo po isang kaibigan, kamag-anak, kakilala. Meron na po, sir. Okay, mag-represent sa inyo. Meron na. Umpisan po natin sa barangay. Pag hindi nagkasundo sa barangay, din ikukorte natin. So, Ma'am Annalisa, excuse me pa, ma'am, sorry. Ma'am Annalisa, yes, mag-ready ka ng mga dokumento mo. Sabi mo, yung nagbenta ka ng motor, tapos mayaman yung iyong kapatid, etc., etc. Kaya naman po, Ma'am Virgie, sandali lang mo, ma'am, please. Kaya naman po, Ma'am Virgie, mag-produce kayo ng mga dokumento, remittance advice, yung mga resibo na magpapatunay na talagang meron kayong ginastos na pera sa pagpupunta ng bahay na yon at negosyo. Okay? Sige po. Pagharapin ko kayo po sa barangay muna, imamonitor namin. Kapag hindi kayo nagkasundo sa barangay, then iakit natin sa korte dahil yung si chairman magbibigay ng certificate of file action, magdemandahan na tayo. Okay? Okay sa'yo? Fair enough, Ma'am Annalisa? Sir. Oh, ma'am. Pakinggan mo naman ang panig ko, sir. Ma'am, sige po, go ahead. Sige. Go ahead po, ma'am. Sir, sinungaling lang si Virgie, sir. Alam niya, sir, dalawang taon ako nagnegosyo. Hindi yung sa kanya, sir. Tapos ilangkin lang niya. Sa magulang, sa kapatid ko yung, sir. Ibigin lang sa kapatid yun. Sa kuwang, sir, ako ang nagtubo, sir. Anak na, dili sa inyong nagpuhunan ko, sir. Ibigin sa kuwang lugar, sir. Ako ang nagtubo, sir. Okay. Ma'am, bakit ka pahiramin ng kapatid mo ng pera? Ako, sir? Opo, kayo po. Gibilin lang amuga, sir, na yun. Pag mahali na, sir, ay ako mabayad sa iya, sir. Hindi, sir. Ma'am, huwag ka magbisaya, ma'am. Ako nakakaintindi, eh. Pero yung mga listeners natin, viewers natin, hindi. Ma'am, kasi ganito lang, ma'am, simple lang. Ano? Sabi mo, lahat galing sa kapatid mo, motor na binenta mo sa kapatid mo, tapos yung kapatid mo, binigyan ka ng pera para makapag-negosyo ka. Ano ang reason bakit yung kapatid mo masyado ka ini-spoiled at binibigyan na lahat sa iyo para makapundar ka lang ng negosyo? What's in it for him? Sir, tapos
Tumulong lang siya sa akin, sir. Kaya nga, bakit gagawin ng kapatid mo yon? Anong dahilan? Kasi naawa yung kapatid sa akin, sir, kasi wala na akong trabaho, sir, para hindi ako mabuybuyan ni Virgie, sir. Oh. Pwedeng hindi rin, pero kung pag-uusapan po natin, ma'am, it's illogical eh, sorry ha. Bibihirain siguro, 1 in a million, na isang kapatid, dahil lang sa awa, na si kapatid mismo, manghihiram sa ibang tao, at yung nahiram niyang pera, tulad perang galing kay Virgie, ibubuhos niya sa iyo para magkaroon ka ng negosyo, at yung motor mo, bibilhin niya para makapundar ka ng negosyo, etc. I mean, sambang kapatid na yan? Siguro lahat tayo, sana magkaroon ng ganong klaseng kapatid. Nakakaingit naman. Or short of saying, imposible. Okay, ma'am? Ma'am, sa barangay na lang po, ma'am, mapapakinggan kayo doon pareho dahil si chairman, ma'am, papanoorin niya, titingnan niya, i-examine niya yung mga dokumento papakita niyo. Ano po? Pag hindi kayo nagkasundo, din korte. Okay ba sa'yo, ma'am Annalisa? Okay po, sir. Okay, sige po. Salamat po, ma'am Annalisa. Ingat po kayo. At ma'am Virgie, ingat po kayo. Salamat po. Yes, po, sir. Thank you po. Okay.